Yo, what's up mga ka-gadget? Panibagong araw, panibagong content tayo. At ang gagawin natin ngayong araw na to is S7 Plat, no? Yung pinaka-model niya is SM930. Problem niya, issue nga, gaya nga na nakikita nyo dyan. Google account, no? Or FRP, Factory Reset Protection. So, simulan na natin, no? So, ang gagawin natin dito, saksak lang doon sa PC gamit ang USB cord. Then, etong software na to, yung Easy Samsung FRP Tool 2020. Then, click nyo lang yan. Kailangan nakakonect sa Wi-Fi, ah. Lalabas to. Ayan. Ito na tayo sa baba. Ayan. Lalabas to. View natin. Mapupunta siya kay browser. Pagdating kay browser, type lang natin. EFRP. Oops. Magsak. .me. Ayan. Then, after dito kay FRP.me, click natin yung Google account 8.0 o 8, Google Account Manager 8. Then, open. Then, install. Then, okay. Then, install. Pag mga ganyang problema, try nyo muna na isa pa. Ito yung direct FRP bypass. Pag ayaw pa rin, meron pang isang paraan dyan. Wait and relax lang mga ka-gadget, no? Open. So, ayaw. So, ganito yung gagawin natin. Download natin si TechnoCare. Save. Ito yung last option sa mga hindi gumagana na apps, no? And yun, may customer lang, no? So, yun mga ka-gadget, open lang natin. So, ayan, then back. So, punta tayo sa settings. So, pagdating sa settings, punta tayo rito kay device maintenance. Lock screen and security. Then, go down. Hanapin natin yung swipe down nyo lang. Hanapin natin tong other security settings, then device admin, then disable, deactivate, then click, punta tayo sa apps, app settings naman tayo, then find natin si Google Play, disable. Then punta na tayo sa ating main event, no? Grabe, main event talaga. So after nyan mga ka-gadget, punta naman tayo sa ating account. Then account, add account, select nyo yung Google. Then syempre maglalagin muna ako. So ayan, kapag log in na tayo. So para ma-patch yung account natin na na-log in is kailangan babalik tayo sa kung saan yung mga bagay na dinisable natin. Like una, punta muna tayo dito sa lock screen. Oh, lock screen, other, vice admin. So enable natin siya. Ayan. Tapos punta naman tayo doon sa ating application na disable apps.
click nyo yan, disable, then enable. So dahil naka-enable na siya, no, mga ka-gadget, at nakapag-login na tayo ng bagong tawag dito, bagong account, so back na lang natin siya, then click. Bago nyo simulan yung ganitong procedure, kailangan connected talaga kayo sa wifi, no? So ayan, agree, then magpa-patch yung account nyo dyan, papasok. Yan, kita nyo yung bagong nilagay na account, then wait lang natin ulit, then next. Ayan, skip. Try again nyo lang, cancel, can't restore, and then add finishing, ano yan, parang processing nya, so don't restore, next, finish. Yan na, patapos na siya. So ayan, mga ka-gadget, nakapasok na tayo. So ang gagawin natin yan, hindi patapos siya kasi may bug pa yan. Ayan, oh, may bug pa sa Google Play yan. Ang gagawin lang po natin dyan is punta po tayo sa about, then pagdating sa about, software information, build, tap nyo ng 5 times, then back uli, punta kayo sa baba, developer option, OEM unlock, enable, then punta kayo sa about uli, then reset, then factory reset, then yan, then delete all. So automatic, dire-diretso na yan. So antay na lang natin siyang matapos, after nyan, pera na. Nag-restart na, no, mga ka-gadget, no. So antayin natin siyang magbalik-balik uli. Magbalik-balik-balik uli.
So ito na, no, mga gadget. After nyan, nakita nyo naman, tapos na accessibility, emergency. Then next na lang natin. Kasi after nyo yun ma-reset, yun ang lalabas doon, mga ka-gadget. Pag may kento na, ibig sabihin wala nang account yun, natanggal na. Kasi na access nyo na yung pinaka-accessibility, pinaka-security ng phone. So, eto na yung finished product, no, mga ka-gadget. Pwede nang gamitin yung phone. At syempre, kung kayo'y bago sa akin channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit na subscribe and click notification bell para lagi kayong updated. And hanggang dito na lang ang aking video content about sa S7 Plat FRP Bypass. Peace out.